Hi! Welcome or welcome back to my channel. Ayan, ito na naman yung aking baby. Nangkalkal na naman siya ng box. Sinuha na naman niya yung aking takong. Sinusuot-suot niya na naman. Ayan, for today's video, ay isi-share ko yung update ko about dun sa pag-bleach ko after nung aking kilikili. Ayan. Isa sa mga natutunan kong mahalagang bagay sa ating underarms, after ko na mag-bleach talaga, marami talaga akong mga realization na maling nagagawa sa aking underarms before, kaya siya nagkakaroon ng ano, ng pangingitim, kaya siya nangingitim. Kasi nga, ayan, natutunan ko na huwag magsusuot ng mga masyadong mahihigpit, especially dun sa part ng ating underarms, kasi nakakakos siya ng friction. And ayun, nakukuskus yung skin natin dyan. And super sensitive kasi ng part natin na yan. Kaya siya nangingitim. And yun nga, yung pagpili din ng ating deodorant. Once na bumili tayo ng deodorant and ginamit natin siya, observe natin siya for 1 week. And 3 days nga, meron na siyang nangyayaring himala dyan sa kilikili mo kung hindi ka hiyang dun sa underarms na yon or may allergy ka sa mga ingredients na nakalagay dun sa deodorant na yon. Ayan. Pagka nafe-feel mo o nakikita mo na ano, nangingitim ganyan yung underarms mo, stop mo na, mag-switch ka na lang sa mga deodorant na natural yung mga ingredients niya. Kagaya nga nung shinare ko sa inyo na deodorant. Kung hindi mo pa yun na-watch, ay ilalagay ko na lang siya doon sa description box para din mo na lang siya i-check. Yan, nagkakaroon tayo ng dark underarms kasi pagka hindi natin siya din masyadong naaalagaan. Ayan, dapat pala kung gaano natin ka-love yung face natin, kung gaano tayo mag-alaga ng face natin. Ayan, dapat ganun din yung dun sa ating underarms kasi pag napapabayaan natin siya, lalo na gumagamit tayo ng mga kung ano-anong deodorant. Ayan, may mga naiiwan dyan na mga residue, and pag nagbubunot tayo, ayan, lalo na ako dati, pag nagbunot ako, halos araw-araw ako nagbubunot kasi pag may nakita akong isang sibol ng buhok, kuha ko kaagad. Ayoko nung may nararamdaman ako na ano, na gaspang ganyan. And ayun, hindi ko na namamalayan na ang dark na pala nung underarms ko. And normal naman na magkaroon tayo ng buhok dyan, basta i-schedule lang natin nga yung pagbubunot natin ng underarms. Huwag nating aaraw-arawin kasi hindi natin magugustuhan. Kasi nga, hindi natin magugustuhan yung mangyayari sa underarms natin pag ganun yung ginawa natin. And dahil nga sa kagustuhan kong pumuti yung aking underarms noon, daming kalat ng baby ko. Dahil sa kagustuhan kong pumuti yung aking underarms noon, nag-avail pa ako nung Tigbo 1.5 na pampaputi ng underarms. Pero ayun, nga pa rin naman yung result niya. Dahil nung hindi pa naman ako nag-i-start na mag-YouTube, wala akong pakialam. Hindi ko talaga siya iniintindi. And basta nakasuot ako ng t-shirt, okay lang, hindi naman nila makikita yan. Hindi, maganda nga lang, ayun, nagkakaroon tayo ng mga gustong mga damit pero hindi naman natin masuot. Ganyan, yung parang display na lang sa closet natin yung gustong-gusto nating damit kasi nakalabas yung underarms and ayan, baka ma-expose yung ating pinakatago-tagong secret. Ayan. So ito nga yung ginamit ko na pang-bleach sa aking underarms. Siguro more than 2 months ko na siyang ginagamit pamula nung ginamit ko siya as pang-bleach. And ngayon, ginagamit ko na lang siya as toner. Every night ko siyang ginagamit. Kung before na pang-bleach, kung gagamitin naman siya na pang-bleach is, morning and evening siyang ilalagay sa underarms or dun sa gusto mong paputiin na part ng katawan mo, pwede din sa singit. Ayan. Pero ngayon, once a day ko na lang siyang ginagamit every night. Anak, no! Ayan, ang pagkakaroon ng maputing underarms is nakakapagpabago talaga siya ng buhay kasi nakaka-gain ka na ng self-confidence mo. And ako nga dati, sasampay lang ako sa labas, kailangan ko pang magpalit ng t-shirt para lang matago yung underarms ko kasi nahihiya ako na may makakita at ganyan. Siyempre, parang ang puti-puti mo pero yung underarms mo ang itim-itim, parang ganon. And parang laging kulang ka sa ang tingin nila kulang sa hygiene, ganyan. Hindi natin kasalanan kung magkaroon man tayo ng
dark underarms, nasasatin na lang yan kung hahayaan natin siya na mangitim, ganyan, and hindi natin naalagaan yung ating kikili. And may solution naman dyan. Dito ka talaga na magpaputi ng underarms mo, subukan mo talaga lahat eh. Kasi ganun yung ginawa ko. Subukan lahat. Ayan nga, gumastos pa nga ako ng malaki. Pero ito lang pala yung makakasagot dun sa problema. Ayan yung simpleng pagtaas nga lang ng underarms natin na ganyan. Hindi natin siya magawa kasi nakakahiya. Pasensya na lang dun sa aking braso na ang laki-laki. And since naman nung bleach ko talaga yung underarms ko, nagamit yung mixture na sinabi ko sa inyo. Hindi naman siya yung as in sasabihin mo na mahapde after na ng pag-bleach. Ayan, hindi naman siya ganun. Hindi naman siya mahapde. And ano siya, normal siya. Ayan, normal. Kaya sa mga girls out there na may problema sa kilikili nila, na kagaya ko dati, hindi ko naman nire-recommend na ito yung gamitin mo para pumuti yung underarms mo. Nasa'yo pa rin yan. And syempre, kung desidido ka na pumuti yung underarms mo, subukan mo lahat, diba? And hindi natin kailangan itago yung kung meron man tayong dark underarms. Ang kailangan natin dyan ay i-treat natin siya para hindi na siya lumala. So, ayan. Ayan, kailangan lang tayong baguhin konti sa ating mga kinagawian. So, ayan, that's all for our video for today. Sana nakatulong ang video na to sa'yo. And sana may natutunan ka tungkol sa pampaputi ng ating underarms. Ayan. Salamat sa pagsama sa amin ng baby ko sa video na to. Na super kulit ko ano-ano yung mga kinakalat niya. Grabe. Napapalibutan na ako ng kung ano-ano mga kinalat niya dito, sinabog-sabog yung mga gamit namin. So, ayan, if you find my channel interesting, you may consider to subscribe. And if you like this video, please don't forget to give it a thumbs up. And kita-kits on our next video. Bye! Bye! Ingat tayong lahat!